guys, at nagbabalik tayo sa ating channel upang ipakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients para sa hinahandfit kong baby parakeet. Ito yung Cerelac. Ano to siya guys? Vegetable mix with soya. At ito yung chick booster na ginagamit ko. Actually, crumble siya guys. Maliliit siya, kaya mas madali siyang matunaw sa tubig. Kahit lukewarm water lang, natutunaw na siya. At ito yung package niya. Ay, yung lalagyan. Ang binili ko is Salto brand. Salto, baka naman. Chick booster with immunodigest. Kaya pinili ko to siya guys, kasi nga, nasa crumble siya. Tapos maliliit with immunodigest. Meaning, ng Salto Chick Booster contains immunodigest that promotes effective absorption of nutrients and strengthens the immune system for protection against common diseases. So maganda siya guys kasi hindi nasasayang, kasi nga may effective absorption siya. Effective absorption of nutrients and strengthens the immune system. Kaya mas maganda to guys, lalong-lalo na sa mga inakay, yung mga day old, week old, ganun. Mas maganda to siya guys. And yung ingredients niya, yellow corn, yan yung nakikita niyo sa screen, tapos soybean meal, wheat, rice bran, vegetable oil, calcium carbonate, monodicalcium phosphate, sodium chloride, selenium, coccidiostat, antioxidant, vitamin premix, mineral premix, protease, phytase, amino acids, growth promotant, natural flavorings, dietary enzymes, at may mold inhibitor siya. Yung nutrition facts naman ito, kaya na nakikita nyo dyan sa screen is yung guaranteed analysis niya, yung crude protein niya, nasa 22%. So, mas maganda to siya guys, kasi mataas yung protein. Maganda. Tapos, crude fat niya is 3%. Crude fiber, 3.50%. Moisture niya, 12%. Yung calcium niya guys, na kailangan para sa buto ng ating mga inakay is 0.90 to 1.10%. 0.90 to 1.10%. Yung phosphorus niya is 0.70%. Maganda siya guys, at nabili ko ito sa halagang 44 peso. Depende na sa ano nyo, pag-resupply nyo, sa nagbibenta. Tapos, yung procedure ko guys is, tansyahan lang. Pasensya na sa boses guys, kasi medyo may ubo. Ito yung ano pala guys, Cerelac vegetable mix with soya. Tapos, yun na natin ilalagay, syempre yung matigas. Lagyan lang natin ng konti. Maganda guys kung teaspoon, kasi mas maliit yun siya guys. Ganun. Siguro kung teaspoon to siya guys, mga kalahating teaspoon. Tapos yung syringe na ginagamit ko guys is dalawang klase. Una kasi kapag hindi pa sanay, dapat ganito. Pero yung ito guys, pag ipapasok nyo sa bibig, dapat nasa right side nyo siya, papuntang left side nyo. Kasi yung left side nyo, which is right side ng ibon, dun po yung crap nya, yung dadaanan papuntang crap. So meaning ito, papasok siya sa dadaanan papuntang crap. Pero kung newbie kayo, beginner kayo sa pag-iibon, at lalo na sa pag-hand feeding, delikado po yung ganun. Kasi ito, pwede siyang pumasok dun papunta sa lungs ng ibon. Kaya imbes na pumasok siya papuntang crap, yung pagkain, mapupunta siya sa lungs. Kasi hindi kayo expert eh. Pati, nga, trial and error po yun siya. Pero sayang din naman yung buhay ng ibon natin. Maski mura lang nating binili, kawawa yung ibon kasi mamamatay guys.
kasi sa lungs pupunta yung pagkain. Kaya mainam kung ganito, pwedeng maikli lang yung hanggang throat niya lang. Tapos dahan-dahan niyo lang siyang pipisilin para hindi susuka, o para makain niya talaga yung pagkain na ilalagay niya. Tapos kung sanay na naman guys, sanay na yung ibon niyo, mga ilang days niyo na siyang napapakain, nasasanay na siya, dito siya makakakuha ng pagkain, masasanay na siya guys. Pwedeng ganito na yung tip, yung normal tip. Aalisin niyo lang yung plastic. Ito guys. Aalisin niyo lang yung plastic dito sa side para mas mahaba. Tapos yung tubig guys is warm water lang. Yung clean drinking water po guys ah. Hindi yung kung saan kinukuha yung sa balon, hindi yun, yun. Tapos lalagyan na natin ng tubig. Lalambot lang to siya agad guys. Ganyan yung tubig, pwede na. 5 ml po yung syringe ko. Dalawang ganito, tinatansya ko lang po. Tapos ito. Panghalo natin. Ihalo-halo nyo lang po guys. Tapos hintayin nyo lang na lumambot. Madali lang naman siyang matunaw guys. Pero guys, kung sa tingin nyo sayang yung oras nyo sa paghihintay para matunaw, may process tayo para maging mapadali. Pwede yung mainit na tubig para mapadali nyo siyang tunawin. Pero pagkahalo nyo sa Cerelac, tapos ilalagay nyo na siya dito, dapat warm siya, hindi siya mainit. Kasi kapag mainit guys, tapos pinakain natin sa ating alagang ibon, may tendency na mainit pa yon, tapos nasa crap na ng ibon, pwedeng mag-cause yun siya na matunaw yung lining ng crap ng ibon natin. Pwedeng maaaring mabutas, tapos yun, hindi na pwedeng makakain ng ibon natin, hindi na siya mabubusog kasi butas na yung crap niya, mamamatay lang siya sa gutom. Tsaka mahirap yung procedure guys para para gamutin yun, kasi kailangan isuture sa loob kapag mabubutas po yung crop ng ating alagang ibon. Kailangan na ng veterinarian nun. Pangalawa guys, kung may blender kayo, pwede nyong i-blender yung crumble para maging powder siya. Katulad nitong Cerelac natin, powder siya. So mas madali siyang matunaw kasi nga maliliit na powder na siya. At sure na dadaan siya sa butas ng syringe nyo guys. Hindi yung ganito, tapos hindi talaga siya durog, hindi siya tunaw. Baka mag-clog lang dito, mag-stock up siya. Hindi nyo mapapakain ng maayos yung ibon. Ayan guys, ito okay na tong consistency nyo guys. Tunaw na siya. Yung tip ko rin sa consistency guys is huwag masyadong basa. Huwag din masyadong malapot. Yung saktong-sakto lang. Kasi pag basa guys, basa rin yung feces ng ibon natin, yung dumi niya. Sobrang basa rin. Kapag sobrang lapot din, kulang yung liquid na nakukuha ng ibon dun sa ating pagkain. Kaya mas maganda yung sakto lang. Hindi masyadong basa, hindi rin masyadong malapot. Kasi pag malapot guys, kulang yung liquid ng pagkain, tuyo yung dumi ng ating ibon. Meaning, kapag tuyo masyado yung dumi ng ibon, dehydrated yung ibon guys. Kulang sa liquid yung katawan niya. Ah,
Pwede din naman kayong gumamit ng ano guys, dextrose powder tsaka vitamins. Pero hindi nyo pwedeng araw-arawin yun. Siguro pinakamataas na yun is twice a week. May mga ano naman sa pharmacy tsaka sa aggregate niya. Itong consistency na ganito guys, pwede na ho to. Ano na lalagay na sa syringe. Okay na guys. Kapag ganito, tunaw na ho yung ano natin. Yung cheek booster natin. Then madali na po siyang lumalabas. Ito yung formula ko guys na ginagamit ko. Unang ibon ko pa lang yan siya i-handfeed, pero matagal na po akong nag-aalaga ng ibon dati dun sa probinsya namin. Guys, lalagay natin konti lang muna, tapos kukunin natin si Yashmir para tikman tong ating pagkain. Ito guys, hindi pa siya gutom, pero para sa ating video ipapakita natin kung magugustuhan niya, kasi nga ito guys, parang ayaw niya pang kumain kasi busog pa siya, umiiyak. Oh. Parang nagugustuhan niya guys. Eat. Para madali kang lumaki. Unang araw ko guys, hindi siya sanay sa syringe kaya pahirapan. Dapat i-force feed. Ito parang nagugustuhan niya na. Hopefully guys, sana makita natin na ano na, makakalipad na yung ating ibon, ma-free flight natin siya sa open area. Sorry. Good bird. Good bird. Pwede ding ganito guys. Spoon feeding. Matakaw siya guys kasi maganda yung formula. Mas nagugustuhan po ng ating mga alagang ibon. Ayan. Hindi pa ho yan gutom guys ha. Ayan. Masaya. Masayang-masaya siya guys. Ayan, lakas kumain. Pero mas maganda guys kung bent yung sidings ng spoon nyo, yung kutsara, bent siya para mas maliit po yung dulo, madaling makakakain yung ating ibon. Pero kapag okay naman kayong ganito, is nakakakain mo siya. At yun guys, salamat guys, pakisuportahan po ng aking channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click ng ating notification bell. Salamat guys! Stay home, stay safe, and God bless! Ingat!